May repair tayo ngayon, electric stove. Yan, wala siyang power. Ito yung saksak ko. Yan, wala. Hindi siya umiilaw. So, buksan natin. Ito yung loob ng electric stove. Ito yung power switch niya. Power switch. Ito yung dalawang terminal ng heater niya mismo. Yan, ito, saka ito. Dalawa. Yan, ito yung terminal niya, dalawa. Ito, saka ito. Tapos, ito naman yung thermal fuse. Ito, thermal fuse niya. Konektado sa heater. Thermal fuse, konektado sa heater. Yan, sa isang terminal ng heater. Tapos sa dulo ng thermal fuse, papunta sa saksakan na niya. Sa plug. Yan, ito, papunta rito. Una, dahil wala siyang power, istingin natin itong thermal fuse niya kung baka sira. Itong thermal fuse niya. Istingin natin. Madali lang naman. Quick check natin. Baka ito lang yung sira. Ang thermal. Check natin kung pwede pa. Madali lang mag-check ng thermal fuse. Kung gumalaw siya, okay na. Yan. O wala. Hindi gumalaw yung tester. Dapat sana gagalaw siyang ganyan. Ito, hindi siya gumalaw. Ibig sabihin, sira ito. Yan, itong thermal fuse niya. Ito, sira. O, wala. So, tingnan pa natin yung kwan. Baka hindi lang yan, yung hindi lang thermal fuse. Tingnan natin din itong saksakan niya. Yung cord na papunta rito sa heater. So, testingin natin itong cord. Baka mayroon pang kasi sabi ng customer, nagwawala-wala daw. Kung minsan pwede, kung minsan hindi. So, ilagay natin sa isang paanang cord. Saka. Tapos ito yung isa. Hindi siya gumalaw. Tapos dito sa may switch, ayan, gumalaw siya. Tapos natin. Ayan, pwede. Pwede ito itong isang paa niya. Itong isang paa.
lipat natin sa isang paa. Yan, isang terminal ng saksakan niya. So dito, may fuse. So pwede naman siya. So ibig sabihin, pwede yung cord niya. So ito lang. Sira lang niya itong thermal fuse. Ito. Itong thermal fuse. Tapos, check pa ang pala natin itong pan niya. Check pa natin itong check natin itong mismong heater. Yan, ito. Check natin itong mismong heater niya. Itong heater. Pag kumalaw siya, kung may reading siya, yung may resistance reading siya, okay. Yan, pwede. Mayroon siyang resistance. Kung short sana yan, ganito sana ang reading niya. Yan o, naka-full. Hanggang sa zero. Pero mayroon siyang resistance. Yan, nasa 7 siya. So, okay din yung heater. Okay din yung heater niya. Okay din itong switch. Nagpa-function naman itong switch. Power switch niya. Actually, itong thermostat switch rin ito. Yan, pag masyadong mainit, nag-off nito. Siya shutdown pag masyadong mainit na, overheat na. So palitan lang natin itong pan niya. Itong fuse lang ang palitan natin. Check muna natin yung walang power na electric stove. Port ang unang i-check natin. Ito, saksakan niya ito. Tapos, wala. Yan. Meron. Tapos, yung isang paa niya. Isang paa niya. Dito, yung kapitan ng thermal fuse. Yan, pwede. So, okay yung cord. Second, yung switch. Ito yung switch. Yung power switch niya. Yan, naka-off siya. I-off natin. Naka-off. Tapos i-on natin. Ayan, okay siya. Pag i-on natin, okay. Off, i-off natin. Ayan, naka-off. Tapos i-on natin. Ayan, okay. Tapos, yung thermal fuse niya, sira. Direct ko kanina, sira. Kaya papalitan natin. Ito, yung connection. So, i-check din natin itong heater niya mismo. So, yung dalawang terminal ng heater. Yeah, okay siya. Mayroon siyang resistance reading. So, pwede. So, ang sira niya, yung thermal fuse lang talaga. Thermal fuse.
ako, nakakuha na ako ng pamalit. Ito. Gawin natin, idugtong natin dito. So, pinag-alisan natin ng fuse kanina. Balik natin dito. So ito, idikit natin. I-twist lang natin dito. Pag itinugtong natin, i-twist natin. Use nating maigi para dumikit siya. Tugtong natin sa kabila. So ito na yung fuse.
So, nalagay ko na yung puyos. Okay na, i-fix na lang natin. Fix ko na lang siya. Okay na siya, na i-fix ko na. Fix ko na siya. Then, try natin. Nanumilaw na. Mainit na rin. Mainit na siya.